Hey smiles, welcome back to my channel. For today's video, I would like to do a makeover for my home office chair, and as you can see, it's barely black, so I wanted it to fit in with the vibe of my room. First, I wanted to show you what I will be using for this makeover. So I have these two pillows na nabili namin sa SM for around 145 yata for two pieces or 145 each. I can't remember, super tagal na nun. So ang gagawin ko, iko-combine ko siya sa isa't isa. As you can see, meron na rin siyang parang sira dyan or tastas, ganun. And guys, meron din tong tali. Apat yung tali niya na pwede mong gamitin sa mga upuan. Kaya lang tinanggal ko kasi feeling ko nakakasagaba lang siya. And para magamit ko rin siya as a pillow. Next naman is itong ating maroon velvet fabric na nabili ko sa Shopee for around 80 pesos only. And malaki na siya guys kasi ito ay 1 yard na. So, gagamitin natin yan mamaya kasi ang sophisticated lang ng itsura at ng kulay niya. Also, we will be using some gems na pwede mong itahi sa isang fabric and gagamitan natin ng sinulid at karayom, of course, and also velcro. That's it guys, I believe na kaya nyo rin tong gawin sa inyong mga bahay, so please keep on watching and let's get into crafting! First thing to do is to measure your chair and make sure that you have enough allowance for your fabric. And also, do not cut your fabric first. Mas okay na na may allowance kesa naman sa kulang. Let's now go to our workstation to create the tuft, which is meron namang guide yung ating unan. So, yun na lang yung gagamitin ko as my basis to do the tufting. And I will do the tuft off camera kasi medyo mahirap magtahe dito sa aking desk. So, I'll be back later para ipakita sa inyo, okay? Guys, I'm done with the first part of our tufting. Ito na yung naging itsura niya. And for you to see, I will do the last part to create the diamond shape. Guys, sa tufting, the more na malalim, the more na maganda. Medyo tricky lang siya kasi masyadong makapal yung ating foam, so you have to secure your gem. Mas maganda rin kung mahabang karayom yung inyong gagamitin because my karayom is super super tiny. Halos hindi ko makapa kung nasaan na siya. Now, to secure the gem and to do the tuft, ilalak na natin to agad. So, 3 times na ilalak siya para kumapal dahil siguradong lulusot pa rin to dahil sa nipis ng ating tela. But, don't worry kasi uulitin naman natin yung process na yan at least 2 to 3 times. Then, babalikan ko yung gem to do the same dahil dalawa yung butas niya. So, isi-secure ko rin yung kabila. And then, I will just repeat the process like what I've said for 2 to 3 times as long as nakuha mo na yung desired tuft mo.
after that, ito na yung itsura niya sa likod. We're done with our tufting and ang ganda-ganda niya. So now, let us proceed into cutting the excess fabric. Guys, hindi ako mabagal. Sadyang mapuro lang po yung aking gunting dahil hindi ko mahanap kung nasan na yung gunting ko. Parang may humiram na naman yata na hindi na ibalik. So, yeah. Let's move on. And ito na lang yung gamitin natin. Now, to cover the back, I will use glue gun para idikit itong ating velcro. Kasi guys, ako ay tamad na tamad magtahi and mahirap tahiin itong ating velcro. So, itatry ko muna itong glue gun natin kung mag-work siya. And if hindi naman, no choice tayo kundi ipatahi na lang. So, papatahi ko na lang. Tamad na kasi ako guys, diba? So, mamaya makikita nyo kung ano nga ba yung kinalabasan. And, nga pala, nahanap ko na yung aking gunting. Oh, so, iba ng gunting yung ginagamit ko dyan. So, na-try on ko na rin to sa aking upuan. Kaya naman, ginugupit ko na yung mga velcro ngayon para idikit. Guys, pause muna tayo. Sadly, yung velcro and glue didn't work dahil nga ginagamit to kaya natatanggal pa rin yung ating velcro. So, kailangan ko na talagang dalhin sa ating mananahe. I'll be back na lang para ipakita sa inyo yung ating finished product. 2,000 years later. Hey guys, so andito na yung ating pinagawang chair cover. Yan, ang saya-saya ko kasi nagawa din siya at magagamit ko na siya sa aking chair. So, tingnan natin yung kinalabasan. Ito na yung likod niya. So, ganyan pagkakatahi. Hindi nyo pa masyadong makita. Pero nakita nyo may marks pa dyan. Tatanggalin ko yan para naman presentable siya bago ko ikabit. So, ito na yung magiging itsura niya, guys. And ito ding side na to, tinahi din to para maging maayos. Ito din. So, tinahi na rin yan dyan. Tapos, eto ding part na to. Kasi, diba, ganito lang itsura niyan eh. Ganito lang, walang tahi. So, yun. Mapakita ko sa inyo kung ano naging itsura niya. Mabuti naman at sinandan din ni Kuya yung mga glue marks. Itong mga markang yan. Sinandan niya. So, kaya ito na yung kinalabasan. Itim yung ginamit niya ring velcro. Tapos, ito, isusuot natin to. Ito yung part na isusuot natin doon sa, yun napunit pa, doon sa chair. Tapos, sasara natin ganun. Okay? So, papakita ko sa inyo mamaya.
that's it, guys. I am so happy at how it turned out. It looks so pretty and expensive. Yung velvet fabric talaga yung nagdala sa kanya. So, nagkaroon na naman ng panibagong accent dito sa room ko. And I am so excited to share it to you. I hope that you can also recreate this on your sala or on your dining sets. And yes, please do tag me on Instagram so that I can see how it turned out. And also, please like and subscribe to my channel for more sparkles. And don't forget to smile and add sparkles to your life. See you next time!